Katulad nung pinag-usapan natin, i-explain ko sa inyo ano ang tax advantages ano ba yung tax advantages? Tax advantages kung saan ka makakatipid ng taxes. Actually, nakikita mo na kung saan makakatipid ng taxes eh. Sa gross income tax na 8%, sa optional standard deduction, or sa itemized allowable deduction. Okay? Ang scenario natin is non-VAT. Opo, lahat sila non-VAT. Next time ay i-discuss ko yung pang-VAT. Ito ay non-VAT. Okay, non-VAT tayo. So, yung tao, ha, ay may pare-parehong gross sales. Sa GST, 3 million. Sa OSD, 3 million. At sa IAD, 3 million. Allowed ang GIT na mag-deduct ng up to 250,000. So, ang magiging net taxable income niya sa 2.75 million o 2,750,000. Under Section 24 Tax Code, ang tax niyan ay 730,000. Pumunta naman tayo sa OSD. Sa OSD, allowed na magkaroon siya ng 40% standard optional deduction. So, 40% ng 3 million ay 1.2 million. So, ang taxable income niya is 1.8. So, ang tax rate, tax due niya dyan is mga 430,000 sa loob ng isang taon. At, of course, dadagdag natin yung percentage tax na 3% na babayaran niya kasama sa taxes yun. So, ang total na babayaran niya is 520,000. Kung mapapansin nyo, makakatipid na kagad kayo ng 210,000 kung ang pipiliin ninyo ay OSD over GIT. Kuha ninyo? So, OSD ang favorable pagdating sa GIT. Masyadong malaki ang tax na lumalabas niyan. Tingnan naman natin ang improperly, okay? Improperly, mali ha? Hindi improperly. Itemized allowable deduction. May 3 million tayo dyan. Pagpalagay na natin, katulad ko, maliit lang ang expenses ko. Sa loob ng isang taon, ang expenses is 500,000. So, meron ka mga 2.5 million pesos na taxable income. Ang tax due dyan, mga 650,000. Tax due, idadagdag din natin yung binayad na percentage tax na 90,000 for a year. So, ang total na binababayaran niya is 740,000. So, kung kukumpara mo ngayon yung OSD at saka yung itemized deduction, makakatipid ka ng 220,000. Kumpara mo naman yung dalawa, ang matitipid mo lang, 10,000, itong dalawang to. Ha? Ito, ha? 740, ayun o. Diba? So, matitipid mo lang, 10K. So, the best na piliin, OSD, panalo to. Sir, panalo ho yan. Huwag nyo kalimutan yung website kong puntahan na para ho dun sa mga libreng seminar natin. Matinho kayo, maging independent CPA ho kayo. Independent producer ng ating mga seminar. At para maiwasan na po yung bayad kayo ng bayad sa mga corrupt CPAs, incompetent CPA, corrupt na bookkeeper, at saka incompetent na bookkeeper, kailangan ng library nyo ito. Turuan ko ho kayo paano makaiwas sa pagbabayad ng saksakan ng mahal na mga CPA, saksakan ng mga mahal na bookkeeper. Gamit lang ho ito. One time lang hong gastos to. Parang do it yourself na. Mas maigi pa nga yun, pero kesa kumuha kayo ng mga outsiders o BPO, hindi naman nila kaya. So magkakaroon tayo ng libreng seminars, pwede na ho kayong mag-register. Saan ho kayo magre-register? Ah, okay. Sa Emilino T. Maestro. Huwag niyo kalimutan yung susunod na video tungkol ho sa tax mapping. Kung gusto niyo maging tax mapping, magkaroon kayo ng negosyo para kayong Uber driver o kaya Grab driver, mag-register ho kayo sa
tax mapping app sa Google Play Store. Kung naghahanap po kayo ng tax specialista, dun hingo kayo makakakuha ng mura at competent. Okay? Kaya lang dalawa ho yung tax specialista ko, ah. Isang independent at saka ho isang accredited. Yung independent sa solo niyan practice, yung accredited, sinusuportahan ko ho yun at sinusuportahan ng ETM Tax Agent Office. Okay? Hanggang sa muli, ah, huwag niyong kalilimutan, Emelino T. Maestro po, para sa mga tax problem ninyo, nandito lang po ang solusyon. Kita tayo!